Hi everyone, for this interview, I invited a very, very close friend. He is a former municipal councilor and he's also into, of course, as a municipal councilor during his time, he was so involved with the activities of the municipality, even pageants. May I please welcome Mr. Alvin Violago. Hello everyone. Hi Alvin. Actually, ang nickname ko sa kanya is Beng. No? Kasi kaibigan ko talaga to since high school pa lang to, kaibigan ko na siya. So, Beng, bukod sa pagiging konsehal mo talaga dati, no, ng San Rafael, Bulacan, talagang ano ka sa mga events eh. Mm-hmm. Bakit yun ang linya na kinahiligan mo nung time na councilor ka? Ang dami mo activities, diba? Kasi when I was elected as councilor, actually yung barangay pa lang, nakasama na kita usually sa San Beda. And then medyo naingganyo ako, naiingit ako sa mga ginagawa mo before. So fortunately, nung naging barangay councilor ako, then mayor, a BCO, together with his wife, sila yung nagkoconduct ng mga activities eh. That's mm-hmm. the tourism. So in-involved niya ako. Nila mayor. Si Emily ba ito? Yes, yes, okay. Yes. And then after, no, nung naupo naman na ako as first term municipal councilor under naman kay then mayor Silverio, okay, in-appoint niya ako as the tourism officer ng municipality of San Rafael. So, meaning, lahat ng mga tourism activities and events ng bayan, ako ang mahawak. Sa akin niya in-assign. So, naisip ko, parang, wait a second, pakita ko kung ano yung mga natutunan ko when I was still in college, in school. At syempre, kasasama sa'yo. So, may factor ang San Beda, in a way. Oo, naman. So, yun nga, parang, nag-prepare kami ng actually wala naman talagang programang activity, wala naman activities ng tourism ng bayan namin before. Hanggang sa nag-suggest lang kami, syempre we have this festival, dinagdagan ko na lang ng iba activities siya para kahit pa paano makilala yung Angel Festival. Yun. So isa ka doon sa mga bisibisihan sa Angel Festival, mm-hmm. di ba? Alam niyo po, I'm proud because si Sabedan, kasamahan ko po siya sa San Beda, tapos kaibigan ko pa. Diba? So, nakakatuwa lang na pinasukan niya yung number one, politics. Number two, yung very active siya sa mga events ng munisipyo. Diba? Ikaw yung sa pageant, yung Angel Festival na yan. Then, Alvin, ano ang satisfaction na nakukuha mo with those events that you do? Honestly, sa festival kasi, malaking bagay sa akin yun eh, na magampanan ko ng maayos. Kasi, ang isang bayan, nakikilala yan pag maganda ang festival mo. Kasi hindi lang naman sa bayan mo ipinapakilala ito eh. Hindi lang sa buong lalawigan. Actually, hindi lang buong Pilipinas. Buong mundo ang sakop niya. So, ang kasiraan ng isang festival, kasiraan mo hindi sa bayan lang, kasiraan mo sa buong mundo. So, I make it a point na pag ako may hawak, I really want to make talaga na maganda mapapakita ko sa tao. Kasi mapipintasan yan, hindi naman yung LGU. Ako. Ikaw. So, di ba, ayoko as much as possible magkamali. At saka yun mahalaga sa akin yun kasi, sabi ko nga, sa isang festival, nakikilala ang isang bayan. Pag kilala ang bayan dahil sa festival na to, ano ibig sabihin nun? No? Dadami ang turista. Pag maraming turista, dadami ang income. Pag maraming income, magkakaroon ng maraming trabaho. Domino effect. Mm-hmm. You know? Correct. Alam niyo po, naiimbitahan din po ako nito ni Alvin sa mga pagjudge, sa pagbibigay ng training, sa kanyang mga ginagawang events dito. Andito po kami ngayon sa San Rafael, no? Kakatapos ko lang magbigay ng training para sa candidates niya sa Reyna at Hari ng Puso dito sa San Rafael. It's going to be in June, so nakiusap siyang pwede bigyan ko ng training yung mga baget. So, nagpa-unlock naman ako. Ginagawa ko po yan tuwing nakikiusap po sila sa akin. Hindi naman po, pagkabay oras naman, sasabihin ko lang naman, kung kailan ako hindi po pwede, ina-adjust naman nila yung schedule. Ngayon, Alvin, kahit wala ka na, ngayong hindi ka muna in service, no, as a counselor, tuloy pa rin. Bakit? Di ba dahil lang sa pagiging counselor mo, tsaka ka kumikilos? Or talaga nasa puso mo na yan? Siguro nasa puso na din. Kasi sabi ko nga, naniniwala ako na hindi mo naman kailangan maging politiko. Huwag mo nasa politics para lang tumulong sa tao, di ba? At saka ako kasi, yung mga ginagawa ko activities, continuation na lang ito ng mga ginagawa ko before. Bakit? Kasi marami pa rin ako nakikita mga kabataan na malalaki ang potential. Unfortunately, nawala ako sa tourism, talagang because of the pandemic also,
halos 2 or 3 years wala kami activities, walang festival, walang pageants. So talagang nakatunga nga ang tourism ng bayan. So since medyo maluwag na ngayon at kahit wala naman ako sa paglilingkod na, fortunately ako naging hermano, kaya yung mga activities na ginagawa ko when I was still the tourism officer, kinukontinue ko na lang ngayon kasi narami ako nakikita ngayon na kabataan dyan sa kalsada na may mga potential na modeling, pageants, artista, commercial models. Hindi natin masabi, di ba? Tinutulungan ko lang. Wala naman akong cut doon, kumbaga sa akin lang. Tumulong. Mga bata, ito may mga pangarap. Sino tutulong sa kanila kung wala bumapagsin sa kanila, di ba? So yun. So, bagets ka pa, Alvin. Not anymore. Well, sabi niya. Anyway, tawag dito, bata pa naman ito. So, there's another chance in 2025 to run, di ba? For councilor again. Kasi nandun ang puso mo eh, di ba? Sa pagsiservisyo bilang konsehal, di ba? Pagbalik mo sa 2025, ano pa mga plano para sa San Rafael in general? Ako kasi, I take it one step at a time. Depende kung anong pangangailangan ng bayan sa akin when 2025 comes. Siyempre, hindi ko masasabi na 2025, gusto ko maging ganito, maging ganyan. Wala pa talaga akong bird's eye view eh, kasi titignan ko muna ano mga situation. Then, tsaka pa lang ako kikilos. But, I assure you na siguro kanina simulan kong maganda ano mga advocacies ko before, kukontinue ko na lang din. And then, dadagdagan ko na lang kung sa tingin ko when, ano yung pangangailangan, ano yung mga needs by that time when I became a counselor. Tsaka, di ba Alvin, hindi naman dahil lang may hinahangad kang position, kaya ka magsisilbi. Ngayon nga, wala kang position, pero you're still doing it. Not just because you're na hermano mayor ka. Kasi talagang gusto mo rin tulungan yung mga bata. The way ay na nakita ko kanina when you had a briefing doon sa mga candidates ng kanyang pa-contest. Nandun pa rin talaga yung kanyang puso for the youth, no? Kasi nirepresent mo sila sa konseho, di ba? Yes, yes. Sila yung nirepresent mo. Kaya hanggang ngayon, nandun pa rin yung ano niya sa mga, well, sa youth, hindi naman kasi natin masabi, posible may maging artista dyan sa mga yan, maging successful, maging commercial models, maging mga modelo, maging beauty pageant winners. Diba? Hindi natin alam, makapagbigay karangalan sa San Rafael. Diba? Hindi ka nagsasawang tumulong, ano? Napansin ko talaga yun. So sa akin kasi pagka nakita ko yung mga batang tinulungan ko before na may mga narating, na kumbaga ako sa akin yung simula, tayo nag-train, tayo yung nag-discover, and then medyo malayo narating na napakalaking consolation na para sa akin. Walang kapalit yun, ha? Oh. Sabihin, pag tumikat sila, go lang. Karangalan naman din ang bayan yun, di ba? Na part sila ng San Rafael. Mapapasalamatan ka na ako po, nagsimula kay ganito, kay ganyan. Ito na narating na, di ba? Laking, sarap sa pakiramdam. Oo. Teka, hingan lang kita ng mensahe para sa mga kabataan ng San Rafael. Ano ba ang gusto mong iparating sa kanila at this point in your life as Alvin Violago? Sige, sa mga kapwa ko kabataan. San Rafael, ayan. Kahit wala nang po si Consul Alvin sa paglilingkod, makakaasa po kayo na andito pa rin ako, pwede pa rin punin niyo akong lapitan anytime na kailangan niyo ng tulong. Kahit maliit na tulong lang po, sabi nyo nga, malaki, maliit, basta tumulong, pare-parehas lang naman yan. Alam ko sa mga marami pang kabataan dyan, ngayon na nangangarap na one time or someday, maging successful sila. Kung sa tingin niyo po, isa po ako sa magiging way para makamit niyo yung pangarap niyo na yon. Isang chat, isang text, lang ako. O pwede po sa FB, chat niyo lang ako pag kailangan niyo tulong. Kasi, kahit naman di ako naglilingkod, sabi ko nga, this time, talagang personal expenses na lang ito. Sabi, limbulsa ko na ito para lang makatulong. Hermano mayor. Yeah, para lang makatulong sa kabataan natin. So, ganun lang, pag may mga kabataan pa dyan na nangangarap, na kahit pa paano maging successful one day, at sa tingin nyo makakatulong ako sa inyo, o magiging tulay ako para makatulong sa inyo mga pangarap, tawagan nyo lang po ako. At walang halong politika yun, ha? Imagine not in position, pero ginagawa niya pa rin. Kahit ba i-appoint siya, ma-appoint lang siya after June 30 sa munisipyo. Pero ginagawa niya ito, siguro dahil hermano mayor. At the same time, gusto niya rin kasing tumulong sa younger generation. Kesa mapariwara, di ba? May kaswel, tulungan na lang. Alvin, kung merong gustong tumulad sa'yo, no? Sa kahit anong larangan na pinasok mo, anong ma-advise mo sa kanila? Well, una sa lahat, kung gusto niyo pong marating, actually, hindi ko lang pinagmamalaki narating ko, ano? Parang
if you're really parang isa ako sa naging nagsisilbing inspirasyon ninyo, para sa akin, maging tapat lang po kayo sa sarili nyo. Wala pong halaga kung ano man ang position mo, nakaposisyon ka man o wala. Pero pag gusto mo pong tumulong sa tao, hanggat nasa puso niyo po ito, kaya na may puso. Yeah, yeah, no? Okay. Just be yourself. Sigurado nyo lang meron kayong goal sa buhay para madali nyo ma-reach yung new dreams niyo. Alvin, para sa kaalaman ng lahat, sino si Alvin Violago? Kailan mo, matagal ako. Bidista. Ang bidista. Ah, talaga? Sino? Para sa mga nanonood. Well, si Alvin Violago po ay isang simple lang. Hindi po ako masyadong magarbo. Ibig sabihin, hindi po ako nasa simpleng tao lang ako. Mababaw lang kaligayahan ko. Kung ano meron ako, hindi po ako naghahangad ng higit pa. Hindi ako sanay mainggit kung ano meron ng iba. Magdaniniwala po kasi ako na kung ano yung pinaghirapan mo, at kung gusto mo yun, okay na yun. Hindi na natin kailangan pala na mag-aspire ng mas ikigit kung hindi naman natin kaya. In short, parang para sa akin, mayroonong po ako makontento kung ano meron ako. Hindi po ako naghahangad ng hindi ko po kaya. Imagine, words from a simple man, but not from a simple family. You can Google the family name. Imagine, ganun ang pananaw niya. Sana lahat ganun, ano, kahit na may kaya, kahit na nakakarangya, nandun pa rin yung kababaan ng loob. Lalo na sa pagsisilbi, ano? Talagang naano ka sa pagsisilbi, ano? Ako naman kasi, hindi naman talaga, ang gusto ko lang talaga when I entered politics is gumawa ng batas. Nag-enjoy ako. Kahit hindi ako lawyer. Alam mo yun, parang, kasi kahit natapos na ako mag-school, tapos na ako, graduate na ako. When I entered politics, especially as a legislator, may mga research eh. Parang nag-aaral ulit ako, alam mo yun. And then, kahit pa paano, natututo ako dahil hindi naman ituro sa akin ito nung college ako. At least this time, when I was a legislator, may nakakagawa ako ng batas na nare-research ko. Nadagdagan yung kaalaman ko pagdating sa mga batas-batas natin. Aside po sa pagiging konsehal, negosyante din po ito dahil pamilya po ito ng negosyante dito sa Bulacan. So I'm proud that a fellow Bedan, who is a friend of mine, did well in politics and at the same time, doing well in your business. Kasi inaasikaso po, si Beng tumutulong po sa pag-aasikaso ng kanilang family business. Kaya bukod po sa public service na ginagawa niya, meron talaga siyang fallback na negosyo na inaasikaso. Malit lang. Naku, malit daw yun. Anyway, tsaka niyo na lang po i-Google. Okay? So, natutuwa naman ako na inibitahan ako dito ni Alvin para magturo na naman sa kanilang mga kabataan. Ako naman, pag may oras, ina-avail ko talaga yung sarili ko para naman makatulong din. Kasi alam ko naman yung pake niya maganda. Bakit naman hindi? At saka kaibigan ko po ito, di ba pagkaibigan, mahirap tanggihan, di ba? Kung nakikita niyo lang, nandito po yung mga pasalubong. Anyway, kidding aside, you know, I appreciate this, Beng, and you said yes. Kasi gusto ko lang, Beng, maintindihan ng mga tao, yung mga manonood ko especially, kung yung iba-ibang klase sa industriya ng sining, ng arts, ng pageantry, modeling minsan, lalo na sa yung pinasukan mo sa pageantry at gumagawa po ng festival. Ibang pananaw naman po para maintindihan nyo naman po ang mga ginagawa namin. Because we are a very misunderstood industry. And I just want you all to understand us better. Okay. Alvin, salamat. Thanks. I know medyo busy din kasi hermano mayor nga siya. Maraming inaasikaso ng mga detalye. But he gave time for this interview. So again, thank you very much and say bye-bye to everyone. Bye. Ingat, stay safe.